black swan dahil walang puting ano ba yung swan? Bibe? Goose? Ano ba siya? Walang puting swan, di ba? Lahat puro ay walang itim na swan, lahat puro puti. So kilala ko is... Sir Etsy. Ano? May magandang swan, silver swan. Ay, sama. Hello mga ka-Arky! Hello mga ka-Arky! Kamusta? Kamusta ang mga bagong New Year na mga ka-Arky natin? 2021 na, di ba? Tapos na yung 2020. Oo, buti naman at tapos na yung 2020. Wala bang extension yung 2020 na yan? Huwag na. Hopefully, lahat tayo safe, no? Kasama natin mga pamilya. And of course, kahit pwede may mga tinamahan sa atin, but still, no? At the end of the day, ano pa rin tayo? Buhay pa rin tayo at may magagawa tayo. Diba? So, anong pag-usapan natin, Marion, for this particular episode? Oo, so dahil wala na tayo sa 2020 at 2021 na, pero 'di ba may mga hangover tayong mga ka-RK no sa mga epekto. Hangover? Ano ba 'to? Nag-inuman ba 'to dahil may hangover? Ay, hindi naman, bawal inuman ngayon. Oo nga. Bawal inuman ngayon, oo. So, okay, 2020 kasi ano eh, 'di ba? May mga tinatawag natin eh mga kaganapang black swan. Ah, oo, Black Swan Event. Sa mga ka-RK natin, kung kayo'y nagtataka or curious kung ano yung Black Swan Events, meron tayong video niya, no? Kami dalawa ni Fitz, if I remember it right, hanapin niyo lang sa ating YouTube channel, so Wells RK, hanapin niyo sa search button, search bar, yung Black Swan Event. At pag-usapan natin yan. But to give you a run-through, what's a Black Swan Event? Ito yung tipong isang pangyayari na tingin mong hindi mangyayari or malabong mangyayari pero nangyari. Oh. Tulad na lang nung naganap nung 2020. Ayan. Oh, nga, which is ano, yung Taal Volcano. Taal Volcano. 'Yun ang pinaka issue ng Denso class. Anong blasan? Of course, yung ano no, yung pandemic, 'di ba? Yung COVID-19 pandemic. So what about ano bang hangover ng mga ka-argue natin niya sa COVID-19, Black Swan Event. Oh, actually, 2 to 3 episodes nung ating live stream ago, tinanong ng ating Suki na si Meg Suzuki, no? Kasi meron nga tayong tinatawag na you match your investment with your timeline, di ba? So, kunwari, kunwari ngayong 2021, nag-invest ako for a 10-year goal, no? And then, 2021 plus 10 years equals 2031. Ayan. Okay. What would happen just in case 2031 eh nagkaroon uli ng pandemic? COVID-31. Ayan. Swerte naman natin may COVID-31. Oo. Yung pera sana nakukunin niya 10 years from now, nagkataon or possibly, diba, magkaroon na naman ng similar occurrence na magkano ng pandemic and then the market will go down. So, sayang naman, di ba? Yung kukunin na niya yung pera niya, i-redeem na niya yung pera niya. Pero, so happens na down yung market at that time. Tinamaan na yun siya. Ayan. So, okay. Oo. So, anong mga maganda kayang risk mitigating measure para hindi ka naman matalo pagdating ng time or year na kukunin mo sana yung investment mo at gagamitin mo na siya for a particular goal. Okay, sige. Again, by definition, balik tayo, pag sinabing Black Swan Event, ito yung mga tipong hindi mo akalain, di ba, na mangyayari. Kaya nga, Black Swan dahil walang puting, ano ba yung swan? Bibe? Goose? Ano ba siya? Walang puting swan, di ba? Walang itim na swan, lahat puro puti. So, kilala ko, Sir Etsy. Ano? Magandang swan, silver swan. Ay, sama, pwede yun. Marami yun. Yung silver swan, marami pa rin. Black swan, talaga wala ka makikitang black swan. So, any low or ultra-low probability event na mangyayari. So, yeah, but magandang tanong yun, how do we protect our investments, di ba, our portfolio from that? Of course, siguro, take into, ano ba, to give ourselves some comfort, nobody can really predict when a black swan event would happen. Diba?
kumbaga parang 1930s, walang nakapredict na mag-Spanish flu. Walang nakapredict na before, di ba, na magsa-SARS. Tapos walang yung mga Ebola outbreak, you know, just like earthquakes, yung mga big one, you know. Wala talagang makakapagsabi in punto kung kailan siya mangyayari. Kaya dapat handa tayo. But ibig ba sabihin nun, handa tayo, meaning hindi na tayo mag-i-invest kasi baka anytime pwedeng mangyari, di ba? Hindi naman ibig sabihin nun na kasi, yun nga, baka ma-hashtag FOMO tayo or fear of, ano yan? Fear of missing out. Ayan, an opportunity. So, hindi naman ibig sabihin na, no, baka bukas mag-Black Swan, anytime mag-Black Swan. Kasi, yun na nga, hindi mo masabi. So, malabo siyang mangyari. But, ibig sabihin na malabo siyang mangyari is hindi rin tayo action. Kasi, kumbaga, parang kotse lang yan, di ba? Malabong mangyaring ma-flatan ka, pero may flat tire ka pa rin parati. So, siguro, para maiwasan natin yung ganyan na maapektuhan yung portfolio natin with those black swan events, alalahanin natin parati, mga ka-RK, yung principle of matching. Okay, ano ba yun? Kapag yung investment natin, long-term pa rin, kunwari, yun nga, 10 years pa rin or 20 years pa rin na pinag-uusapan, pwede pa tayo mag-invest sa stock market. Ngayon, syempre, hindi naman forever na long term yung goal natin. Yung 20 years, nagiging 15, nagiging 10, nagiging 5, hanggang magiging 3, 2, 1 na lang yan. Palapit ng palapit, di ba? Kaya, with the principle of matching, kung long term ang investment mo, nasa long term ka pa rin. Or long term ang goal mo, rather, nasa long term investment ka pa rin. Pero kapag wala na siya sa long term, meaning nasa 5 years na lang yung goal mo kasi malapit na siya eh, di ba? Then, dapat wala ka na sa long-term investment. Okay? Kapag malapit ang investment mo, and this is yung diniscuss din natin sa principle of matching, na meron din tayong video na ganyan, no? Pakihanap na lang sa search bar, mga ka-Arky. Kapag malapit na yung goal mo, meaning nasa short-term na yung goal mo, wala ka na sa long-term investment. Dapat, yung investment mo, nasa short-term na rin. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ililipat mo na yung investment mo from a long-term investment, sabihin natin sa stock market ka na, then siguro sabihin natin mga 3 or 5 years from your goal, this is na short-term na siya, 3 or 5 years, aalisin mo na siya, ilalagay mo na siya sa isang conservative investment. Na, yun nga, conservative, kasi these conservative investments are really designed for the short-term. Ano po yun? You can go for, of course, you can go for savings deposit, or savings account, ATM, you can go for time deposit. You can also go for money market fund. Pwede rin yan for the short term. Pwede rin yun pag 5 years, 3 years na lang, pwede ka sa mga tinatawag na bonds or bond funds or fixed income fund. Okay, so isipin natin, 5 years, di ba? Sinif mo na, nakalagay ka, sabihin na lang ting simple, nakalagay ka sa savings account. Okay. Nag-COVID-31, di ba? Eh, 5 years before COVID-31, sabi mo, malapit na yung goal ko, so dapat wala na ako sa stock market. So, 5 years before COVID-31, which is, ano ba to? 2026, di ba? Dilipat mo na yung account mo sa stock market. Kasi, principle of matching eh. Di ba? Kasi pag tinuloy ko pa yung goal ko, eh, nasa long-term investment pa ako, eh, nasa short-term na lang yung goal ko, hindi na siya match. So, dapat, imamatch ko siya, so dapat ilipat tayo sa short term. Sabi ba, lagay natin sa time deposit, o wag na savings, time deposit para malaki-laki ng bahagya. Nilipat mo na sa time deposit. 2026, 5 years before mag-COVID-31. Nag-COVID-31. So, ano nangyari sa stock market o mga nakaita sa stock market? Kagulo, na-ajit, di ba? Na-anxious, nagpa-panic. Ikaw, di ba? Sinunod mo yung principle of matching, ikaw, eh wala. Diba? Stress-free, diba? O bahala kayong mamproblema dyan. Bahala kayong mga lahat yung portfolio nyo. Bahala kayong magpanic. Basta ako, nasa time deposit na ako, kahit ano mangyari, safe na yung capital ko. Yun. I think sa mga ka-arky natin, yun yung isa talagang maganda na sundin natin para maiwasan doon. At saka, itong principle of matching, no? Iniiwasan din niya yung tinatawag natin na sequence risk. Ano ba yung sequence risk na yun? Ito yung risk na in the prior years, before your goal, the market would make a significant downturn. Meaning, kailangan mo na yung pera mo. Kunwari, magpapaaral ka at age 18.
COVID-31 noong 2 years before, di ba, or 1 year before, such that yung portfolio mo, investment mo, talagang bumaba ng ganun. So, kapag nag-principle of matching ka, may iwasan mo yun kasi pwedeng, kumbaga, iwas pusoy ka na. Di ba, naiwasan mo na yung risk na pwedeng bumwelta papababa yung market kasi nga, nasa stock market ka pa. So, yun, I think yun ang maganda sa pag-iwas sa yan, mga Black Swan event natin is yung principle of matching. Again, on the flip side, halimbawa, ang goal mo nasa retirement pa, di ba? Kunwari ako, magre-retire ako in 40 years pa. Di ba? 10 years na lang. Okay. Magre-retire ako in 30 years pa, di ba? 30, 40 years. And COVID-19 last year. Okay? So ako, since 20, 30 years pa naman ako magre-retire, dapat akong kabahan? Eh, 20 years pa naman yun eh. Diba? In fact, hindi ako dapat kabahan. Bakit? Kasi ito yung oras, lalo na kapag nag-invest ako for the stock market, which is a long-term investment for a long-term goal, okay, hindi ako dapat kabahan. Dapat matuwa pa ako. Bakit? Kasi at 20, 30 years pa naman yung goal ko, pero ngayon, bumaba ang market ng sobrang laki, mas makakabili pa ako ng mas mura na shares at mas maraming shares. So, kumbaga for my long-term investment, maganda actually yung mga Black Swan event ito. Kasi ito yung sale period. At ang sinasabi nga natin sa Wealth RK, no, yung analogy dyan, no, Sir Renzi, di ba? Yung kapag mag-exit ka sa expressway, di ba? Kapag malayo ka pa sa, malayo ka sa exit mo, ang takbo mo 100. Di ba? 120. Oo. Diba? So, kumbaga, parang, ano ka ba yan? High return, high risk, high speed. Di ba? Kumbaga, parang stock market, high speed ang return mo, mabilisan. Yan, tama. Oo. Pagpalapit ka na sa sukat, di ba? Nakita mo na yung sukat exit, di ba? Mga 1 kilometer na lang siguro, mga ganyan. Oh. Okay. Wag ka ng 100, di ba? Ay, hindi, syempre. Kasi, for speed ganun. Ano ka, Vin Diesel? Paul Walker, di ba? Sumalangit na, di ba? So kung 120 pa rin takbo mo, pa-exit ka na, nandiyan na yung exit ng sukat, eh lilipad yung sasakyan mo noon, di ba? Ma-aksidente ka. Or, at magbabayad ka pa ng 2,000 for the barrier kasi nasira mo. Oo, sayang yung 2,000, di ba? Kaya tulad nung pagmamaneho, magsa-slow down tayo habang palapit na yung exactly. Exit. So meaning, sa mga ka-arki natin, mag-slow down, meaning wala ka na sa high-speed investment na high return. Doon ka na sa mga low speed or low return investment, pero sigurado ka na kapag ka kailangan mo yung pera, yun nga, eh hindi ka magka-crash. At hindi ka sabi ko, market crash. Yun, yung mga sagot natin. At bukod pa doon, bukod pa doon pala, madagdag ko, dapat at any one point in time, no, mga ka-RK, dapat meron din tayong emergency fund. Okay? Siguro mga 6 months at least, pero since nangyari itong COVID, sige, pwede na kayo mag 1 year worth of emergency fund kasi hindi mo masabi, di ba? So, dapat may emergency fund kasi kung lahat naman, I mean, you know, again, kapag tumama ang Black Swan event, tapos isipin niyo kung zero cash kayo, konti lang ang cash nyo, tapos lahat ng pera nyo nasa condo, di ba? Nasa ako, walang titira sa condo. Wala ka pang nagre-renta sa condo, walang upa, o di nakatali yung pera mo doon, alam nga naman kainin mo yung doorknob ng condo mo, di ba? Or nasa stock market ka. Eh, syempre, if you're in the stock market during these times, volatile, malamang baka lugi yung position mo, most especially kung nagsisimula ka or kakasimula mo lang, especially negative ka pa, eh hindi kayo natulungan ng inyong ano, ng inyong investment. So dapat may emergency fund tayo para at least, you know, Black Swan, Silver Swan, ano ba ba? Meron kayo na ano, meron kayong pondo diyan na ano ba, na kampante kayo na mawalan kayo ng trabaho, mawalan ng pagkakitaan, kampante kayo na mapupondohan ninyo yung mga panggastos nyo pang araw-araw nang hindi kayo naluto. Yun. Kaya, may dadagdag ka pa pala, Marion? Ano yung dadagdag mo kanina? Kasi meron tayong isang video din na ginawa na bago rin, no? Pinag-usapan namin ni Sir Fitz yung kailan ba pwede mag-fund switch? At yung binanggit natin ngayon, di ba? Yung katulad nga nung analogy natin sa highway, di ba? At yung binanggit nyo nga, kapag malapit na yung isang goal, dapat nagpo-fund switch ka na para ma-mitigate o maiwasan yung occurrence ng
yung maapektuhan ka ng isang Black Swan event na mangyayari sa taon na kailangan mo yung pwede sa... pwede rin hindi rin Black Swan event or maski recession, kasi a recession is not a Black Swan event. It really happens every so often, di ba? So para, again, hindi ka na matamaan ng recession because nobody can really predict a recession, then, yun nga, iwas pusoy ka na. Tama-tama yung fund switch line. Or, siguro mga ka-Arky, kung alimbawa, ang plano mo mga 20 years from now, eh, on year 10 pa lang, di ba? Since kunwari, magaling kayo mag-invest, the market work in your favor, at year 10 pa lang, nakuha mo na yung target amount mo, halimbawa, na 20 million, eh, kila, eh, ang target mo after 20 years pa, pero year 10, nakuha mo na yung 20 million mo, so, umalis ka na sa market, di ba? Huwag mo nang i-risk. Baka mamaya, pagkalapit mo dun, mawala pa, di ba? Pera na, naging ano pa, naging lugi pa, naging bato pa. So, yun, either you can switch the fund, okay, lumipat na tayo kapag siguro, mga 3 or 5 years before that you need the fund, or pag nakuha mo na yung kailangan mong amount, whichever is sooner, kung ano mauna. Yeah. Sa akin ang takeaway ko bago tayo matapos is for us, no, kapag nagsiset tayo ng goals, talagang clear yung goals pati yung timeline. Yes, claro. 20 years. Kasi merong mga nag-i-invest na wala lang, gusto ko lang mag-invest. Yun ang mga kinakabahan. Kasi hindi nila alam kung para kailan. At para saan. Yes, at para saan. Tama. So, sa mga ka-Arky natin na medyo nagugulimihanan pa rin kung paano ba gumawa ng investment. Lalim na. Diba? Sa mga nagugulimihanan kung paano pa ba mag-invest, saan maganda mag-invest, or halimbawa, hindi pa kinakagawa ng iyong simple financial plan, eh, andito kami, okay? So, we can help you with your financial plan, with your investment plan, saan maganda mag-invest. Email nyo lang kami, admin@wealtharky.com, and then we'll be in touch with you and guide you with our financial consultation services. Yon. Oh, and mga ka-Arky, don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell so you will not miss a thing. Out yan ni Adriel. Oo nga. So again, maraming salamat sa mga ka-Arky natin. Thank you very much. And for those who still haven't subscribed with our channel, please do subscribe and then please do share our video para naman hindi lang tayo-tayo ang natututo dito. Diba? Share the knowledge because sharing is caring. Okay. So again, that's it. Thank you very much. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Ingat.